Nang gabi ho sa inyo mga kabalabay. So ito na naman ho ang inyong kaibigan, si Jojo Batangle nyo, para magpaabot ng kaunting idea, formasyon at kaalaman tungkol sa ating content na Tari Tutorial, no? So sa vlog na ito guys, wala ho tayong gaping aktwal. So sasagutin lang ho natin yung mga comment ng ating mga subscriber and mga commentator at mga viewer, no? So, hindi po lahat ng tanong sa comment, masasagot ko po kasi napakarami po talaga. So, hinati-hati ko na lang po para siguro sa next vlog natin, masagot ko po sana yung inyong mga tanong. Buho tayo magtungo sa ating tanong mo, sagot ko. Babatiin muna natin ng happy birthday si Sir Kenneth Jody Crosio. Happy 24th birthday, Sir. So, God bless sa iyo, Sir. Happy birthday po. And then, yung ating mga subscribers, syempre, mga viewer. Si shoutout kay Bong Pamo from Riyadh, kay Sir Chito Dangilan ng Bulacan Norzagaray, German Makinako, Mariel and Kyle Vlog, so shoutout po. And then Christopherson Alcachupas Makoy Busmonte ng Abu Dhabi, so Richard Susan Suwan ng Northern Leyte, so at saka kay Mr. Subs Hawaii. So, shout out po sa inyong lahat at sana'y kayo nag-iingat araw-araw at kailangan po natin na lagi tayong healthy para sa ating, siyempre, sa ating kalusugan. No? Walang din ho na padaan sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-click nyo ang bell notification para updated kayo once na meron tayong bagong vlog. No? At siyempre, napaka-importante, like and share na rin po para may reply natin and may share sa ibang, siyempre, beginners natin at para matulungan natin. Lalang ho uli ang aking mga bibitawang salita, impormasyon, idea ay base ho sa akin sa sariling karanasan at sariling opinyon at paniwala syempre, no? So respeto po sa lahat ng mananari, saludo po ko sa inyo, okay. So unang tanong ho natin is galing kay Sir Anton Medina, okay. Ano po ba ang tamang sukat ng sapin at bidbid? Okay, so ang sagot ko ho diyan sa inyong tanong na iyan, ang sapin ho kasi is wala ho talaga itong saktong sukat. Pag ho ito'y bago, ako, ugali ko ho, nagpuputol ho ako ng sapin. Pero syempre, may mga ilan tayong mananari na ang paniniwala nila is bawal talaga itong putulin, no? So, sa akin ho, walang sukat, walang saktong sukat ito. Kasi ho, pag ito inilapat ko sa manok, sa paan ng manok, dumidepende ho ito sa taba o payat ng paan ng manok. Okay? So minsan ho, tatlo sa ibabaw, apat sa ibabaw ganun or dalawa sa ilalim. So hindi ho pwedeng ubusin ninyo. May manok ho kasi na ganun, na payat yung paa na hindi talaga pwedeng ubusin yung isang bagong sapin. So talagang puputol po kayo kung kayo po ay naniniwala dun sa hindi po kayo naniniwala dun sa putol na sapin, kasi hindi ko alam kung bakit yung iba is ayaw hong putulin. So sa akin ho, pinuputol ko ho ito. So, kaya ho yung sagot ko is wala po talagang saktong sukat ang sapin. Pero ito po, mostly, na kalimitan ko pong ika nga'y nagagamit dun sa natural, ika nga, karamihan sa aking natatarian is nasa almost 1 meter. Ayan. Sukatin mo dun sa dulo ng kamay. And then hanggang dito. So, halos isang metro lang po yung kalimitan. Pero sinasabi ko nga po, walang saktong sukat ang sapin. Approximate ko lang po yung isang metro, no? So, sa bidbid naman ho, pag bago, no? Siyempre, puro bago tayo kasi doon tayo bumabase sa bago. Ako ho, ugali ko rin ho magputol. Magputol ho ng bidbid. Pero depende rin ho, siyempre, sa pattern nyo. Okay? So, kung yung pattern ko, halos sumusobra po siya ng nasa 40 cm yung isang bagong bidbid. Kasi po, ang pattern ko is apat-apat lang po ako. Okay? So, apat yung lock ko, tatlong stroke, syempre, tiga-apat, dalabindalwa, and then sa kaliwang garol, apat, sa kanang, sa may paunan, sa kanang garol, apat din, and then yung lock ko is, syempre, figure of eight, apat-apat din po, apat sa paunan. And then, pag nagtali po ko, sa baba, 5, and then 5 lang sa taas. Yung susobra po noon, kalimitan sumusobra po sa akin is, nasa 40 cm. So, yun po yung ating unang tanong. Okay?
And then pangalawa po is ano ba yung preset ng tari mo? Okay? Galing po yan kay MD Morsalin. So ang preset ng tari ko po is 1230. Hindi po ako gumagamit ng ibang preset. Siyempre, sabi ko nga po, kanya-kanya po tayo ng diskarte sa pagtatari, sariling lapat, at depende po sa nagtuturo sa inyo nung una or na kung paano ko inatuto. Pero sa akin po, sa tanong ni Mr. MD Morsalin, so preset po ng tari ko is 1230. Okay? So pangatlong tanong po, galing kay Omar Meharan. Okay? Saan mo malalaman o paano mo malalaman ang kabit mo ay labas o pasok? So paano malalaman ba yon? And paano nangyayari? Yun yung gusto siguro niyang mangyari, maitanong kay Sir Omar Meharan, ano? So mostly po kaya po nagkakaroon ng labas at saka ng pasok na asinta eh sa leather boots ko kalimitan 'yan. Minsan ho yung leather boots no, hindi po tama yung pagkakalagay ng kanal. Kaya po pag gumamit kayo ng maunan, kung hindi po yun compatible doon or match, napaliit or napalaki, eh, maaari pong lumabas. Let's say, nakababa yung paunan mo, ang ginamit mong ang leather boots mo, nakababa, masyadong mababa. And then, ginamit mong paunan is maliit, so, babalagbag po talaga yun. Kaya nga po, ako, sa sarili ko pong opinion, ang ginagamit ko po laging paunan is medium size. Para sa leather boots na lang po ako, nag-a-adjust. Okay? So, paano mo naman malalaman yung labas? Ganon din po yun. Leather boots po. Kalimitan po sa leather boots na ikinakabit. Paglapat po ng leather boots, halos mataas po siya. Kaya po kahit minsan, kahit medium or small yung gamitin mo, malagbag na po yun. Halos tuwid na po siya. So, yun po yung sagot ko ron. Ano? And then, pang-apat, syempre, kay Sir P. James Cruz, galing kay P. James Cruz. Maganda ba ang bakal na kamstal? Napakaganda po niyan, sir. Sobrang tibay po ng kamstal. Kaso nga lang po, syempre, alam natin lahat na ang kamstal ay may presyo. Pero the best po ang kamstal. Kung may pera po kayo, the best po yan, sir. Mang tanong galing kay Sir Bisayang Mangyan. So, yung nakalagay sa account niya, no? So, kapag kak at stag, anong basihan mo? Siguro sa ano to, sir, yung tinatanong mo. Sa... sasagutin ko po yung aking naiisip dun sa tanong nyo, no? So, yung basihan siguro, kung sa asinta, sir, parehas lang po yan. Kung normal po ang paa, mapa-stag po, mapakak, mapabulstag, iisa po ang asinta nyan para po sa akin. Sa akin po, ha. And then, kung ang tanong nyo naman po is yung sa tari, okay? So, kak and bulstag, syempre, 2.5. Yun po sa akin. And then, kapag stag, syempre, 2.0 po, kasi medyo magaan, no? And then, slasher type, pwede naman po yun. Basta, ang advantage po kasi sa stag pag magaan, eh, syempre, kayang-kaya yung bitbitin. Unlike doon sa mga mabibigat, 2.5. So, medyo makapal, and then, yun, mabigat. Stag, ano? So, syempre, tuloy-tuloy tayo sa anim. Kay, galing kay Sir Donald Ravidas. So, anong maayos na tari? Yung may ring o wala? Okay? So, syempre, kung ako pong tatanungin nyo, maganda ang may ring. Pero, maganda rin naman po yung, hindi ko naman po sinasabing pangit yung walang ring. Siguro dito lang po ako na nasanay at naging hiyang. Ano? Siyempre, marami naman po talagang nagpapagawa ng walang ring. Siguro dun po sila sanay. Hindi ko po alam yung panlasa kasi nila. So sa akin ho, ito ho yung mga pakaganda, may ring. Unang-una ho, may reference ako sa Propto. Siyempre, madaling isight. Sa akin ho, ito yung pinakamadali talaga. So dun ho sa tanong nyo na, ano maganda yung, ano yung maayos? Parehas naman hong maayos yan. Parehas naman hong nakakasakit. And then, sa akin lang ho, mas maganda ang may ring. Kung sa akin hong sariling pananaw. No? Okay? So, pampintong tanong. Alin ba ang mabilis makapatay na asinta? Yung 1230 o alauna? Galing po yan kay Ray de Alagdon. Okay, sir. Depende po yan sa nagkakabit, sir. No? So, parehas naman po yung deadly. Sa akin pong sariling karanasan, marami po talaga ang mas gumagamit ng alauna. Okay? Marami ho ang gumagamit ng alauna. Pero, syempre, sa experience ko ho, 1230 ho ako. Kasi dito ho ako, bumibilang talaga ng panalo. Ika nga, basta parehas ang laban, ika nga, huwag naman yung dihadong-dihado, syempre, depende pa rin sa manok. Pero, ito ho magandang puntos ko, 1230, and then,
hindi po talaga ako gumagamit ng alauna at alas 12 para sa sarili kong dahilan. No? So, parehas kong maganda yan. Deadly ho parehas yan. Depende lang ho sa lapat nyo at depende sa pagkakabit nyo. Okay? So, pang walong tanong, galing kay Sir Kat, kay Ma'am Kathleen Jimenez. Okay? Tamang sukat ng haba ng tari sa paa ng manok. Ayan. Okay? So, ako po kasi, mostly, yung ginagamit ko pong pagsukat sa paa, okay? Alam naman po natin na yung feather line, yun yung basihan. Okay? Sa feather line po, mula po dun sa feather line ng tuhod ng manok, ang sukat ko po niyan talaga is ibinababa ko ng half centimeter. Half centimeter po yan. Mapastag, mapabulstag, mapakak. Half centimeter po yung aking ibinababa. Halos ganun lang po. Hindi ko po isinasagad. Okay? And then, kung diferensya naman po yung paa niya, kung may diferensya, syempre, mas mababa dapat para po sa akin. Halos 1 cm po yung baba ko mula sa feather line. So, yun po yung tamang sukat para sa akin. Okay? Yun ho tayo, no? So, paano mo malalaman ang tari, kung ang tari mo ay 12, 1230 or 1? Galing kay Sir Elmerto Manaay at Junski Banikid. So, simple lang ho yun, no? Kung alauna ho, depende ho kasi may eskwala ho yan eh. Pero kung titingnan nyo lang ho sa tari, pag itinuyo nyo ho siyang ganyan, dapat kung 1 o'clock ho, itong dulo ng tari at saka ho itong kanang garol, magkapantay ho yan. Yan. Yan ho ang alauna. Yan. So, kung 12:30, nakaganyan naman ho. Halos, ang 12, alas 12 ho kasi, kung titingnan ninyo, nasa gitna ho yan ng garol. Yan. Yan ho ang alas 12. Yan. Nasa gitna lang ho. So, kung 12:30, nakaganyan ho yan. Yan. So, kung alauna, nakaganyan ho yan. Yan ang pantay. So, ito ho kasi, 12:30 ito. So, tingnan nyo ho. Yan o, hindi ho halos nasa gitna at hindi rin ho halos nasa kanan. So, sana ho naniwalagan kayo dun sa tanong na yan. No? So, sasagot ko. No? So, syempre, yung huling-huli nating tanong para sa vlog na ito. No? So, ganun din po ba ang sight or asinta sa piki na paa at sakang na paa? Galing po yan kay Mark Galabayo. Okay. Sir, hindi po pwede. No? Hindi po pwede na iparehas ninyo ang kabit ninyo sa normal na paa versus doon sa piki at sakang. Okay? Para po sa akin, ang piki po kasi is, ang paa po niya is pasok yan kasi magkadikit po ang tuhod ng piki. Kapag po naman sakang, nakabuka or magkahiwalay yung tuhod. Labas, ika nga. So, yun ho ang sakang. So, iba ho ang sight noon pero siguro sa susunod na araw, makikita nyo naman ho, mahirap ho kasing i-explain kung sa, ika nga, wala tayong actual, ano. So, mas maganda ho, abangan ninyo yung aking malapit na ho, kay Mainip. So, antayin nyo ho yung vlog ko ng mga diferensya na paa, parating na po yun, kasi malapit na ho kung makaalis. And then, makikita ho nyo dun kung paano talaga i-asinta yung piki at sakang. So, wag nyo pong ipaparehas. So, dun sa iba po na ganun yung paniniwala, ipinaparehas po yung site or asinta doon sa normal na paa, ginagaya po doon sa piki o sa sakang. Hindi po ganun yun. Okay? So, syempre, isa-shoutout natin ang ating mga natitirang subscriber. Mga mahal kong subscriber, mga viewers and commentators. Syempre, shoutout kay Michael Lumput ng Hinundayan, Southern Leyte. Shoutout po, sir. Kay Sir Arboy Maranan, kay Ma'am Maylin Sumanduran from Lanao. Okay. And then Michael Bello ng Cavite. Shoutout po kay Ma'am Gladys Pakanat or Pakanot. Kay Joel Ortega, apelyido ko pa. So, may apelyido is Ortega, ano? Ting Loy Loy Ting. Okay, shoutout po sa inyo. And then, syempre, sa aking kaibigan sa Lipa, Batangas, ang aking kumparing buo, si Sir Edlan Marsigan. Okay. And then, si Sir Danny ng Malbar, Batangas. Si Joel Merbs ng Camarines Norte, ng Bicol, ano? And then, shoutout din sa aking mga kasama sa trabaho dyan sa Argao. Argao, Cebu. Si Architect Jane Pilapil. Si
si Ma'am Debbie, si Boss Amar, si Boss Chris. Okay? Siyempre, shoutout po sa lahat ng kaibigan ko na hindi ko na siya shoutout. Lahat ng kasamahan ko sa Manare na sa larangan ng pagtatare. Shoutout po sa inyong lahat. And siyempre, sa aking mahal ng mga subscriber, maraming maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at paniniwala sa aking karanasan at pag-share ng video ito. Abangan na lang yung ating, siyempre, mga diferensyadong paa. I-share ko po yan, malapit na malapit na po. And then, siyempre, shoutout sa mga kumag-anak ko dyan, mga matundang family from Batangas, and then Ortega from Taisan, siyempre. Mga lolo ko dyan. So, ingat po tayong lahat. Taga Santa Maria, Laguna. Ingat po tayo at stay at home pa rin kung hindi pwedeng lumabas. And siyempre, God bless po sa ating lahat. Mahal na mahal ko po kayo.